Mga naipundar di umano ni Charice Penpengco o Jake Zyruz na ibenta na daw lahat ayon sa lola niya. Patuloy na nga bang naghihirap si Charice? Si Charice Penpengco ay isang sikat na lokal at international singer at kilalang personalidad. Noong 2007 ay lumabas at kumanta siya sa isang palabas sa Amerika na The Helen Generis Show. At talaga namang nag-standing ovation ng mga manunood sa nasabing palabas. Doon nagsimula ang pagsikat niya sa ibang bansa. Ngunit sa kasikatan na ito ay hindi nagtagal. Naging balat na gulat ang kanyang mga fans lalo na dito sa Pilipinas. Ang pag-amin niya na isa siyang lesbian, kasunod ng pag-amin niya na isa siyang lesbian ay ang pagnanais niyang magpalit ng kanyang pangalan. Mula Charice Penpengco, dati ngayon ay Jake Zyruz na. Nagulat ang karamihan at hindi suportado ng kanyang pamilya ang mga nangyayari kay Charice o Jake Zyruz. Ang kanyang lola na si Tess Pineda ay isa sa mga tumututol sa kanyang pagiging lesbian at pagpapalit ng kanyang pangalan. Aniya, hindi mababago ang kanyang apo na si Charice Penpengco dahil at kahit anong gawin niya ay babae pa din siya. Penpengco, apo ko. Yung Jake Zyruz, hindi ko apo yan. Hindi ko kilala yan. Kwento pa niya. Sunod-sunod ang mga nangyayari kay Charice o Jake Zyruz. Matapos ang papapalit ng kanyang pangalan, di maiiwasan na magkaroon siya ng mga bashers at may ilan din na kanyang fans na suportado pa rin siya. Naghiwalay din sila ni Alisa Quiano, ang kanyang girlfriend noon. Sabi din ang kanyang lola na tutol sa pagpapalit ng pangalan niya, nabanggit din niya sa interview sa media na paunti-unti na uubos ng lahat ng pinaghirapan niya dahil sa mga nagiging desisyon niya sa buhay. Ayon sa lola niya ay naibenta na daw ni Charice ang kanyang mansyon, ang naging kondo niya sa Laguna, apartment sa Cabuyao at dalawang apartment niya sa US, kasama na din ang kanyang mga negosyo sa Amerika. Ang tumatak din sa nasabi ng kanyang lola Tess ay sa puso ko babae pa din si Charice. Ang pagkakaroon ng tinatawag na identity crisis ay talaga namang mahirap, ngunit walang ibang makakasagot sa crisis na yan kundi ang ating mga sarili.